Masama ba'y kumpara sa seahorse ang Diyos? Although sabi ng mga INC. Sabi kasi ni Brother Eli, kung ang seahorse na lalaki eh nanganganak eh, ganun din ang Diyos na nanganak kahit hindi siya babae. Sagot ng INC, kabubuhan yan Soriano, dahil walang anuman ang pwedeng ikumpara sa Diyos. Ito ginagamit nilang talata. Isaiah 46:5. To whom will you liken me, and make me equal, and compare me, that we may be like? Pero pansinin niyo sa susunod na talata kung kanino ito tumutukoy. Basa. Isaiah 46:6-7. They lavish gold out of the bag, and weigh silver in the balance, and hire a goldsmith, and he maketh it a god, they fall down, yea, they worship. They bear him upon the shoulder, they carry him, and set him in his place, and he standeth, from his place shall he not remove, yea, one shall cry unto him, yet can he not answer, nor save him out of his trouble. Logically, ang tinutukoy ng Diyos na hindi niya katulad at hindi comparable sa kanya ay mga idols. Hindi naman tao o seahorse, di ba? So anong talata ipinagbawal ikumpara ang Diyos sa tao o seahorse? Ito ba? Basa. Psalms 89:6. For who in the heaven can be compared unto the Lord? Who among the sons of the mighty can be likened unto the Lord? So tanong yan, di ba? Hindi statement o declaration, so misagot. Wala nga ba talagang tao na maikukumpara sa Diyos? Anong sagot? Meron po. Babasa ako ng dalawa. Una, ang mga Kristiyano. Pangalawa, si Jesus. Basa. Matthew 5:48. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Diba? Ginamitan niya ng preposition, as, o sa Tagalog eh, gaya. So iginagaya ang tao sa Diyos. Pagkukumpara po yan eh. Ito pangalawa. John 5:21. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom He will. O ganun din ginamitan din ng preposition, as, o in Tagalog eh, gaya. So iginagaya ang anak sa ama. Kaya nung sabihin sa Psalms, who among the sons of the mighty can be likened unto the Lord? Eh meron po, yung mga Kristiyano at si Jesus. So kung ang mga tao gaya ng Kristiyano at si Jesus, eh iginagaya sa Diyos meaning, may kagaya ang Diyos, anong masama kung kagaya din ng Diyos ang seahorse sa panganganak? Masama ba? Eh di, patunayan yung mga INC. Lalaki ang seahorse at nanganak. Lalaki ang Diyos at nanganak. So merong pagkakatulad. Kung sa tao at Diyos eh ikinukumpara, bakit sa seahorse eh hindi, di ba? Logic po, kung pwedeng ikumpara ang Diyos sa tao, so bakit hindi pwede sa seahorse? Logically, in the sense of correct judgment, eh pwede. Dahil kung sasabihin yung hindi, eh bakit ikinumpara yun sa tao? Salamat po.